So, ito naman kasi pa yung ating ginawa, proper install. Yan. So, install na natin. Papunta ito sa compressor, track horn, PIA horn, headlight, tsaka blue water, proper install. Oh, naka-maximize na rin yung kanyang wirings, tsaka yung fuse. So, lalagyan na natin dyan. Kadisinyo na rin lahat para malinis, intact. So, ito yung sinasabi natin, minamaximize natin yung kakayahan ng relay, kakayahan ng wire, at kakayahan ng fuse. So, hindi tayo install ng install. Tinatama natin yung proper install para maramdaman yung tunay na kurente. Kung ano yung voltahe ng battery, yun yung voltahe papunta sa load. Nang walang kabawas-bawas. So, yan yung mga proper install, mga kasipa. So, yan. Proper na natin. Yan. So, gaya ng sabi natin, mga kasipa, hindi tayo gumagamit ng mini relay. Meron tayong isang tagahanga. Bakit daw lalaki ng relay ang ginagamit natin? Samantalang siya, maliliit lang, okay naman. Yun yung dahilan kung bakit natin nakuha mag-video ngayon. Kasi papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung kakaiba o pinagkaiba, advantage at saka disadvantage ng electronic relay dun sa malaking relay. So, ito. Bakit malaking relay ang ginagamit natin, mga kasipa? At bakit hindi itong maliit na relay? So, sabi kasi, pangit daw to. Mas maganda daw ito. Mas maliit, mas maganda. So, para sa akin, mga kasipa, para sa akin, may kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang hangganan ito. So, ito, maganda, maliit. Advantage nito, maliit. So, sa mga siksikan, maganda siya. Ang disadvantage nito, mga kasipa, lalo pag apat ang ginamit mong ganito, tapos winiringan mo ng ganito kalinis, wire tack, at ito ang ginamit mo, pag nasira po ito, todas ka, magugulo yung pagkapatas ng wirings mong yan, pag nasira ito. So, yun yung disadvantage nito pag nasira. Panibagong resolder ka ulit o dubling trabaho, gagastos na naman si customer. So bakit malaki ang ginagamit natin? Kaya malaki ang ginagamit natin kasi pa in case na masira tong si relay, bunot ka lang ng bunot. So pag binunot mo yan, pwede mo nang palitan, hindi magagalaw itong si wirings. So kahit malayo si customer, pag nasira ang relay, may nagmalfunction, tumawag lang siya sa atin, i-review natin yung video natin sa YouTube. Pag nakita natin, so matutulungan na natin siya agad kahit siyang gumawa. Compare dito na pag ginawa mo to, inayos mo ng linya, pag nasira ang relay, so kailangan ikaw mismo ang gagawin nito o kaya i-resolder mo to. So napakadaming trabaho, proseso. So ang nangyayari doon, nagiging makalat ng wirings. Hindi kagaya nito, pag nasira si relay, bunot ka lang ng bunot. Okay, so naka-maximize po yan. So hindi po porket maliit o malaki ay maganda na lagi ang maliit or yung malaki. Hindi po. May pinagkaiba po yan. Advantage nito, maliit. Disadvantage, pag nasira, resolder lahat. Advantage, plug and play type. Heavy duty ang wire, malinis. So, hindi nagagalaw yan. Pag nasira ang relay, bunot lang ng bunot. Heavy duty ang terminal ring. Yan, nasa loob. Heavy duty wire. Japan. So, plug and play ka lang. Disadvantage, masyado malalaki. Pero, kagandahan nito, mga kasipa, kahit nasa malayong lugar yung nagpagawa sa atin, nasira, tawag lang siya, pwede na natin siyang paltan. Hindi kagaya nito, so kahit tumawag sa atin, matris yung problema, hindi niya kayang i-resolder ito. Mga nakakabit na wire, mas nagiging problema pa. So kalalabasan, bali wala yung ginastos niya sa'yo kasi mararamdaman niya abnormal yung ginawa mo. So ito, pag binunot niya isa, pinalta niya na isa, problem solved. So, makakahinga na siya ng maluwag, magiging masaya na siya. So, ganun yung ating advantage tsaka disadvantage dito, mga kasipa. Yung mga nagko-compare pala, wag niyong i-compare. Wag niyong sabihin yung adobo niyo masarap na. Lagi pong wag niyong sasabing masarap na yung inyong luto. Alahanin niyo, yung adobo niyo may mas masasarap pa. Ayan, ibig kong sabihin, kahit ganito ang gawa ko, malinis na, ayos na, may mas magagaling pag gumagawa sa akin at mas may mas malulupit pa. Binabahagi ko lang ito kasi
may nag-commit doon sa isang post natin, ang lalaki daw ng railing ginagamit ko, pwede naman yung maliit. So ibig sabihin, ang gusto niya mangyari siguro, yung kanyang ginagawa ay gaya ko. So maling-maling pamamaraan yun, mga kasipa. So yung akin, ito ako, pang matagalan, pang heavy duty, plug and play type, original lahat ng ginamit. So heavy duty, gumastos ka man, hindi mo mararamdaman na lugi ka sa ginastos mo. So gumastos ka, ramdam mo yung ginawa sa motor mo. Unlike dito, gumastos ka man, pag nasira, todas. Lalo yung customer mo, kanyari, Batangas ako, dinadayo pa ako ng malalayo. Batangas to Laguna, Cavite. Paano pag ginawa ko rito? Paano pag ginamit ko tong relay na to? Okay siya, gumana lahat. Paano pag nakauwi siya sa lugar niya? Taga Cavite, nasira yung relay na to. Hindi natin inaasahan kasi electronic type. So paano pag nasira ito? So todas yung wirings. Ibabalik niya sa iyo, napakalayo, magrereklamo siya para dito lang sa relay. Pero kung itong ginamit ko malaki, nasira man yan, tumawag lang siya sa akin. Paps, wala akong ilaw, wala akong busina. Okay, check mo ang fuse. So pag chinik niya ang fuse, good. Check niya ang relay. So pag nasira ang relay, bubunutin lang niya and then papalitan. Problem solved. So ganun kadali, mga kasipa, yung ibig nating sabihin. So hindi natin kino-compare yung adobo natin dun sa adobo ng iba. Tanggapin natin na yung adobo natin may mas masarap pa. Yun yung pinakasimpleng paliwanag dun. So kagaya ng gawa natin ito, so tanggap natin na may mas malulupit pang gumawa o mas may magagaling pa. Ayan, so laging hindi tayo nagko-compare dun sa gawa. Ang atin lang, itama yung dapat itama para maging masaya yung mga customer natin. Bilang tayong legit na nag-electrical, ginagawa natin yung best natin. Kailangan kumpleto ang gamit, gaya ng mga yan. Tester, yan, mga gamit na ganyan. Ayan, makita nyo magamit ko, yan. Mga wirings, yan. Yan. Yan po kasi ay ini-invest namin sa paggawa para may bigay namin yung solid na serbisyo sa mga kapo nating nakamotor o yung mga two wheels. Ayan. So okay na mga kasipa. So iwa-wiring na natin yan ngayon. So na-topic ko lang yung advantage at disadvantage nung mini relay dun sa big relay. Ayan. Kaya huwag kayong magtataka kung gagamit yung mini relay at hindi ko ginagamit. Kahit professional kayo, hindi ko gagamitin to kasi yung akin, plug and play type. Original kasi ang ginamit kong lahat ng wire dyan. Tapos ganun din yung terminal. Hindi po yan yung nabibiling ordinary na relay socket na may kasamang wire na nagagabok o kaya kinakalawa yung terminal pin. Okay, provide ko po lahat ito, wire na ito at saka yung terminal pin. Kaya napakatibay. Yan, plug and play type. So kahit malayo yung customer ko, tatawag lang siya, matutulungan ko sa troubleshooting. Unlike dito, matutulungan ko siya, ang problema hindi niya kayang i-re-disolder ito. Yun ang magiging problema. So magiging cause, babalik siya sa akin, napakalayo niya magrereklamo, ito lang ang naging kaso. So dito, problem solved. Ayan, advantage saka disadvantage, mga kasipa. Okay, salamat nga pala dun sa basher ko. Magaling yata yung magaling. Kinumpir pa yung kanyang adobo dito sa adobo ko. Hindi niya na lang sinabi na yung adobo niya masarap. Tapos yung adobo ko, tanggapin niya na din kung ano yung lasa ng adobo niya. Okay, mga kasipa, huwag natin yung pagsiksikan yung gawa natin dun sa gawa ng iba. May mga ibig sabihin yan. Yung experience ko dun sa experience niya, magkalayo, magkaiba. So, yun. Kaya siguro na experience niya rito, maliit. Madali siyang ipasok, madaling ilagay. Hindi pa niya siguro na experience dun kung pag nasira tong relay, paano nga ba ang gagawin? Malinis pa rin kaya yung wiring tack niyang ganyan pag nasira or anong mangyayari dun sa customer. Ayan. So, dito na tayo, mga kasipa. Ayan. Plug and play type. Okay.